hablar. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagkapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagkasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginawa namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Tobit. Sa buong buhay ko, akong si Tobit ay nagsumikap na mamuhay ng matapat sa kalooban ng Diyos. Inugali ko ang pagkakawang gawa at naglingkod ako sa aking mga kamag-anak at mga kababayan na kasama kong napatapon bilang bihag sa Ninive, Assyria. Nang makabalik ako sa aking tahanan, sa piling ng aking asawa at anak, ay panahon ng pagdiriwang ng Pentecostes, ang pista ng 7 linggo, at hinandugan nila ako ng isang masarap na salo-salo. Nang makita kong nakahain na ang masarap na pagkain, tinawag ko ang aking anak na si Tobias. Anak, ang wika ko. Humanap ka rito sa Ninive ng kahit sinong dukhang kababayan nating tapat sa Panginoon. Dalhin mo siya rito at nang makasalo ko. Dalian mo, hihintayin kita. Lumabas nga si Tobias upang humanap ng makakasalo ng kanyang ama. Ngunit bumalik ito agad na sumisigaw. Tatay, tatay, bakit? Anong nangyari, anak?
tugon ng Ama. May kababayan tayong binigti at itinapon sa palengke. Sagot ng anak, dahil sa narinig ko ay hindi ako nakakain. Halos patakbong iniwang ko ang hapag. Pinuntahan ng bangkay at dinala ko sa isang kubling puok upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin. Naglinis ng katawan at kumaing nalulumbay. Noon ko nagunita ang pahayag ni Propeta Amos sa mga taga Bethel. Ang inyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamhati at ang inyong kasayahan ay magiging panaghuyan. Nanangis ako. Paglubog ng araw, lumabas ako at humukay ng paglilibingan at ibinaon doon ang bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, hindi na ba nadala ang taong ito? Ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan. Ngayon ay naglibing na naman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi ay magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Makatarungang niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit na madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya ay laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at binakuran niya ito.
Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinutsa. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba? Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan po natin ang talinghagang ibinahagi ng ating Panginoong Hesus patungkol sa isang tao na may-ari ng isang ubasan. At itong kanyang ubasan ay ipinagkatiwala niya. Ang may-ari ng ubasan ay umalis. At yung may-ari ng ubasan nag-utos na kumuha ng kanyang parte. Iba't ibang mga tao ang kanyang inutusan, ngunit walang nagtagumpay. Bakit? Dahil lahat ay pinapapatay ng mga taong pinagkatiwalaan ng may-ari. Kaya ano ang sabi ng may-ari? Isa na lamang ang pwedeng ipadala. Sino yon? Yung kanyang nag-iisang anak. Dahil alam niya nang kung malaman ng mga pinagkatiwalaan niyang doon sa kanyang ubasan na kanyang anak na ang ipadadala, sabi niya, igagalang nila ito. Ngunit ano ang nangyari? Pinapatay pa rin nila yung nag-iisang anak ng may-ari ng ubasan. Saan ho kaya nagpapatungkol ang talighagang binabanggit ng ating Panginoong Hesus sa ating ebanghelyong napakinggan? Simple lamang po, ang may-ari ng ubasan ay walang iba kundi ang Diyos. At ang Diyos, ano ang kanyang mithiin? Ang mithiin niya ay ang kabutihan ng lahat. Ang mithiin ng Diyos na maging maganda ang buhay ng lahat. Kaya nga ipinagkatiwala niya yung ubasan. Pero ano ang naging ugali ng mga pinagkatiwalaan ng Diyos? Naging sakim, nakalimutan ang biyaya ng may-ari, nakalimutan ang kabutihan ng may-ari. Kaya ano ang kanilang ginawa? Pinagpapatay yung mga pinagpadala ng may-ari ng ubasan. Maraming pagkakataon mga kapatid na sa buhay din natin para tayo yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang mithiin sa atin ng Diyos, laging mabuti, laging maganda. Pero kahit gaano kaganda ang mithiin ng Diyos,
kung hindi bukal ang puso natin at tanggapin ng Diyos sa buhay natin, lagi natin siyang matatanggihan, lagi natin siyang matatalikuran. Uulitin ko po yun, ang Diyos na meron tayo, gagawin ang lahat upang maging maganda ang ating buhay. Ang Diyos na meron tayo, laging magkakaloob sa atin ng maayos at magandang buhay. Pero aminin natin o hindi, maraming pagkakataon na mas inuuna natin ang kagustuhan natin kesa sa kagustuhan ng Diyos. At kung ganun ang nangyayari, yan din ang mga pagkakataon na tayo ay napapahamak. Yan din ang mga pagkakataon na tinatanggihan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, hindi napagod ang Panginoon. Hindi napagod yung may-ari ng ubasan. Kaya ano ang kanyang ginawa? Ipinadala yung kanyang anak. Hindi ba isang napakagandang pagpapaalala ito sa atin na ang kabutihan ng Diyos, gagawin niya ang lahat upang tayo ay maging mabuti din. Gagawin ng Diyos, ibibigay niya sa atin ang lahat kahit ang kanyang nag-iisang anak upang tayo ay maging mabuti. Pero ano minsan na ginagawa natin? Tinatanggihan, tinatalikuran. At minsan kapag tinalikuran natin ang Diyos, para na rin nating tinatalikuran ang grasya na nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinapaalala sa atin na gagawin lahat ng Diyos na maging mabuti ang ating buhay. Gagawin lahat ng Diyos ang lahat-lahat upang ang buhay natin ay maging masagana at maayos. Ngunit kung ito ay ginagawa ng Diyos, ano ang hamon sa atin? Bukas-buksan ang ating mga puso, tanggapin ng maluwag sa ating kalooban ang mga grasyang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, ipagpasalamat natin sa misang ito na meron tayong Diyos na laging magbibigay ng biyaya sa atin. Meron tayong Diyos na gagawin ang lahat upang tayo ay maging masagana at maayos sa buhay. At kung ganoon na lamang ang Diyos na meron tayo, hayaan nating buksan ang ating mga puso na tanggapin ang biyaya at grasya na nagmumula sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating panalangin. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatagpo ng liwanag, kalakasan, at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, nawa ay bigyan ng pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo nawa ay mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar
sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Bonifacio, tanggapin mo ang ipinagdiriwang sa paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob naming kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pinahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa altar, siya pa rin ang
Announcement, Binyagang Bayan 2023, sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan Handog sa Kapistahan at Kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kay makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sitinanggap na pakikinabang, ay humingi ng iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.